width niya is 1.77 inches. Hi mga mare! Welcome back again to our channel! So today, magre-review tayo ng Epilator. Wow! Yan, ganyan. So, ang product details nito ay Kemei 189A USB Rechargeable Epilator. So, ang power type niya is battery, tapos rechargeable. Pero ang kasama kasi sa package is ito lang. Itong wire niya lang. Ito. So, walang adapter. Siguro naman meron kayang adapter sa mga charger. Ang package size niya is length niya is 5.83 inches, tapos width niya is 1.77 inches, tapos height is 6.81 inches. So ang package content niya is 1x epilator, tapos 1x brush, tapos 1x cable, yan. Tapos user manual, wala na akong box kasi na wala ako. Tapos meron daw ayun, user manual. Tapos ito may cap kasi ito natatanggal siya para malinis. Then so nililinis natin. So ayun mga mare, since nag-epilator na ako dati, marunong ako gumamit nito. Ang gamit ko dati is Philips Satinel dito, feature yan, yan. Nasira lang siya kasi super haba kasi ng wire niya, siguro dahil doon. Tapos nagpuputol-putol na siya kapag ayun nga, ginagamit ko. Pero ayun kasi, built-in yung adapter niya. Ito kasi wire, tapos ayan. Tapos ito na, mga mare. Meron tayong, ang ginagamit kong materials para dito is baby powder. Yan. Kahit ano sigurong baby powder gagamitin mo. Para sa akin Johnson's, yung keeps baby skin comfortable and dry. Yung original, ito ata yung original Johnson's. Tapos tweezer, kahit anong tweezer, ito maliit lang ito kasi. Para talaga to sa mga maliliit na ingrown na tinatawag. Tapos gumagamit din ako ng baby oil yun nga after natin mag epilate. Ito na siya. Yun yung ipapahit nyo para matagal din tumubo. So, magamit ako ng alcohol tsaka needle para isa-sanitize muna, disinfect para hindi ma kung magduguman yung ano nyo, yung sa nasobrahan man. Ayan. Sprayan nyo lang. Needle. Para dun sa mga ingrown hair o butlig na tinatawag. Ayun. At brush, yun nga, yung kasama na sa epilator, ito. Yan nga yung ginagamit. Siyempre, dahil wala na ngang box, meron akong lagayan dito. Yan siya. Kasha naman siya kasi. Tapos sabi ko nga, dahil walang kasamang adapter, yung ano natin, yung epilator natin, meron naman tayo siguro sa charger, di ba mga mare? Ito. Yan. Kahit ano naman siguro, pero kasi dun, magana. Ayan. Meron din siyang ilaw, maganda talaga kapag portable, tapos maano ka, padiling sa inyo. Ayan. Ilaw. Tapos, ayun, iilaw siya kapag naka-charge. Makikita natin. Sorry, medyo magulo na yung pag-explain ko. Sana naiintindihan. Ilaw siya. Pero pag naka-on, tapos nakasaksak, hindi siya iilaw. Ang iilaw lang itong pinakulak. Siguro kung hindi kayo sanay na may ganito, pero ako nasanay naman na, siguro pwede naman tanggalin.
gumagana pa rin naman siya. Ano nga lang, mas iba siya kesa sa ano. Tapos, ang tips ko lang dito is, kailangan 90 degrees yung pag... Hindi ko na itatry kasi may buhok ako dito. Medyo masakit yan. 90 degrees dapat para mabuno talaga yung mga buhok. Tapos, syempre, ibabrush mo siya after. Makikita sa video. So, lahat. Thank you.
Ew. Ano yan? Ingrown yan. Ew. So, i-discuss natin ngayon yung kung bakit ko din nagustuhan or at hindi nagustuhan yung epilator nito, Kemei. Kemei. Hindi ko talaga alam pronunciation niya, mga mare. So, ayun. Ang advantage natin dito is rechargeable at portable. Pwede mo siyang madala kahit saan. So, ayun. Pero, ang ano ko lang, ang sa akin lang, kapag wala siyang saksak or wala siyang adapter. Medyo mabagal siya. Ayan. Tapos, ayun nga, portable siya. Pwede mo siyang dalihin kahit saan. Basta, make sure lang na naka-charge siya. Tapos, nabubunot din yung sobrang liit na buhok. Makita nyo naman. Tsaka, maganda rin ito kasi nasusuklay yung mga buhok. So, kung meron namang buhol sa buhok niyo, masusuklay siya if ganyan. Tapos, ayun nga. So, napapaghiwala. Ito nga. Ito kasi yung tinatawag na cap dyan sa description or dun sa product details. Product details rather. Dun sa naghiwala yung buhok sa cap. Ito. Yun. Cap kasi yung tawag kasi nga natatanggal siya. Pwede siyang linisin. Papakita ko yung video mamaya na nililinisin siya. Nililinis siya. Ayun. Ayan. Hindi ko na siya matanggal. Tapos, gumagamit kasi ako ng oil para matagal tumubo. Yun din kasi yung sabi, kahit nag-try ako magpa-wax, naglalagay sila ng oil or yung para hindi sumakit, yung kunwari kung first time mo or ano, yun. Hindi ko alam kung ang tawag doon, basta cream siya na, yun nga, basta yun na yun.
hinahanap. Tapos yun nga, matagal siyang tumubo compared sa shaving. Kasi ito, nabubunot pati yung bulb ng hair mo. Sa shaving kasi, di ba, sa ibabaw lang. Yun. Tapos, ang disadvantage natin dito is namumula yung yung skin mo after pero mawawala rin siya after ilang minutes din. Basta lagyan mo lang ng oil or yung cream nga na sinasabi ko, hindi ko alam yung tawag. Ayun. Tapos, need mo mag-exfoliate. Pero alam ko, halos lahat naman, kahit magpapawax ka, mag-shave ka, kailangan mo mag-exfoliate. Exfoliate, ilalagay ko dito yung video kung paano mag-exfoliate. Or, kung paano ako nag-exfoliate. Hot water lang, tapos sabon, tapos yung pang-scrub. Tapos, scrub mo nyo lang yung legs nyo or yung armpit nyo para yung mga ingrown hairs o yung mga butlig na tinatawag, mawawala. Tapos, medyo masakit lang siya. Pero siguro natural naman yun kasi nga binubunod talaga yung buhok mo. Tapos, disadvantage ko rin dito is nagkakaroon siya ng ingrown hair or butlig. Dito sa video na kung saan ko ginagamit tong epilator, meron kang makikita na ingrown. As in, sobrang, ewan ko satisfying sa'yo or cringy. Ganyan. Tapos, ayun nga. So, ayun na nga siya, mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa aking video for today na in-explain. So, disclaimer lang, hindi siya sponsored. Tinry ko lang kasi talaga siya. Thank you! Bye-bye, mga mare!